Mga minamahal naming kaibigan, napapansin lang po natin na parami tayo ng parami na gustong matutunan ang katotohanan. Pero bago natin simulan ang programang ito, pakiclick muna ang subscribe button at huwag kalimutang i-like, i-share ang Facebook page natin sa Punto por Punto. Nagdadalawang isip ka na ba sa iyong pananampalataya? Nalilito ka na rin ba sa pananampalatayang Katoliko? Huwag kang mag-alala, sapagkat nandito na ang ating programang Punto por Punto. Ang programang ito ay sadyang inihanda namin para sa inyo upang masagot ang mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. Punto por Punto. Magandang araw mga kapatid, welcome sa ating programa Punto por Punto, kung saan po ating sasagutin ang mga punto na sinasabi ni Brother Eli Soriano kagabi. No? Atin munang panonoorin mga kapatid. Talagang limbo, niloloko lang nung ibang mga papa yung mga katadaya ka, Reverend Father, ang tadaya ka, Reverend Father, ang pangalan nun? Pangalan eh, nagkakalat ng lagim sa internet, ng verse, Brother Eli versus Reverend Father, ganot ganire. Hanapin mo nga yun, ano? Versus daw sa kanya, hindi kahit kailan di kita nakaharap eh. Umilagwi kayong... Ito, itong paring ito. Biro mo, yung salita ko kukunin, tapos sasagutin niya. Tapos pinapalabas niya, nagdiskusyon kami. Napakasinungaling mo, Reverend ka pa naman. Ha? Sinungaling ka, Reverend Father daw siya, anong pangalan nito? Ano, Bisaya ito eh. Kababayan yata ito ng presidente eh. Eh, napakasinungaling nito eh. Harap-harapan magsinungaling itong paring ito, patunayan ko sa inyo. Oh, abangan mo ha, pari ka. Hindi ka na nahiya sarili mo, Reverend ka pa naman. Paano ka naging Reverend eh? Harapan ka nagsisinungaling sa tao. Pinapalabas sa YouTube na nakadiskusyon niya ako, sasagutin niya ako. Ba't mo ako sasagutin? Hindi naman kita kinausap. Pakialam, meron pala itong paring ito. At pati ang mga Katoliko niloloko niya kasi pinagsisinungalingan niya eh. May ebidensya, Sanchez eh. Yan sa lahat. Yun nga ang sinabi eh. Tapos babaguhin mo eh. Naka-record yan. Di ang tapang ng ano mo? Ang kapal ng ano mo? Ha? Ang kapal. Harap-harapan, niluloko niyong tao. Lalo na mga Bisaya. Mga Bisaya, gising kayo. Gising kayo. Tandaan nyo, babalikan kita. Papatunayan ko nagsisinungaling ka. Ba't mo ako'y dinadawit dyan sa programa mo? Anong gusto mo? Kumita sa YouTube? Nainggit ka kay Rafi Tulpo na kumikita ng milyon-milyon buwan-buwan. Gusto mo sumikat ka sa YouTube? Ako ang pinakapital mo? Ah, mali yan, kapatid. That is injustice. Capitalizing on my recorded records, recorded in the YouTube, and making it appear na ako nakadiskusyon mo, and kahit kailan di kita na-meet eh. Walang yan itong Bisayan to ah. Hindi ka ba natatakot sa Diyos niya na kinakapital mo ako para ka kumita sa YouTube? Kung sino man ang gumagawa niyang channel na yan, ang kapal niyo, kapitalin niyo ako para kayo panoorin ng tao sa YouTube. Umanda kayo, papatulan ko kayo. Kasi nungalingan yan, nilaloko niyo tao eh, nililigaw niyo, pati yung sinabi ko, pero ba naman diskusyon na wala akong salita? Meron ba naman diskusyon na kukuha lang ng kapiraso, sasagutin nila ng mahabang-mahabang sagot, tapos ako hindi na makakasagot. Meron ba ganun diskusyon? It is not meant for you to use that. Tapadyay, reklamo sa YouTube eh. Pinakapital ako para sila kumita. Eh, humanda kayo. Pupuntahan ko kayo sa susunod na linggo, 4 na Bible study, kayo itatapi ko. Papakita ko sa tao panluloko yung iglesia nyo.
Sige, kung nakahanda ka, magbukas ka ng internet, pumasok ka sa chatboard at mag-usap tayo, ha? Reverend Father daw, inungaling ka. Mga kapatid, napanood niyo po ang sinabi ni Brother Ili. Sabi niya, galit-galit siya. No? Naintindihan ko naman, bakit siya nagagalit sa atin? Bakit? Truth hurts. Ang katotohanan ay pinakamasakit. No? Dahil nasaktan siya, sabi niya, nanggadaya ka! Nakakalat ka ng lagim! Sinungaling! Pakialamero! Hindi ka na nahiya! Niluloko niya ng mga Katoliko. Ang kapal ng ano mo? Gusto mong kumita sa YouTube? Gusto kang sumikat? Nililigaw ninyo ang mga tao. Dapat ito ireklamo sa YouTube. So yan po ang mga personal na mga patutsada ni Brother Ili sa atin. No? Ano po ang tawag dyan na argumento? Isang yung fallacious argument. Ano po ba ang fallacy? No. Fallacy, a failure in reasoning renders an argument invalid. Naging invalid ang kanyang argumento. Hindi siya na-focus sa real issue. Ano po ba ang tawag sa fallacy na yan? Tinatawag po yan na ad hominem. Ano po ba ang ad hominem? An argument directed against a person rather to the real issue. Ang issue po natin dito, ang punto-punto na ating sinusundan siya, mga kapatid. No? So, gumamit siya ng personal attack. Bakit? Ang tipay sa katotohanan na ating dala. Hindi siya maka-debat dito. No? At sabi naman niya, sa kanyang isang programa, no, ating pakinggan, ano po ba ang kanyang prinsipyo patungkol sa ating komento? Ating pakinggan po si Brother Ili Soriano. Ako po, ang aral ang aking gustong maitanyag. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Itong ating mga katunggali, dinadala sa personal. Inyo pong napakinggan ang prinsipyo ni Brother Ili. Sabi niya, focus lang ako sa aral. Ang ating kalaban, focus sa personal. No? Yan ang sabi niya. At inyo pong nakita, walang dagdag bawas yan, mga kapatid. Pero, naging kasalungat ang kanyang prinsipyo sa kanyang sinasabi kagabi. No? At sinabi pa niya, na, mga kaibigan, bakit po ginagamit ang versos? Nag-diskusyon ba kami? Meron ba kaming face-to-face na harapan? Wala naman. Mandadaya, sinungaling ikaw, Reverend. Maghanda ka ngayong Lunes. Handang-handa po kami. Diba? Pero, isa sa mga meaning, mga kapatid, sa versos, ating mabasangin ang dictionary, Brother Jando. Ano po ba ang kahulugan sa versus? As opposed to, in contrast to, against. So, karong-karong mga kaibigan, ano po ba ang kahulugan sa versus as opposed to? So, ginagamit natin, Eddie Soriano, versus dahil opposed yan sa ating doktrina. Bakit ginamit natin versus? In contrast to. Ang lahat ng niyang aral ay in contrast to us, against to us, kasalungat sa atin. Sa kaya nga, ginamit natin ang versos. So, kahit ang mga kaanib sa ating kapatid, Brother Ili Soriano, gumamit ng term versos. Kahit po, hindi sila nagkaharap face to face. No? Pakita natin, Ili Soriano versus Kibuloy. Ili Soriano versus Bo Sanchez. Kung nagkamali tayo sa paggamit nito, unang nagkamali ang kanyang mga membro. So, bilang po, no? Sabi niya, wala daw tayong paintulot na kunin ang kanyang video. No? At, ang ating tanong naman, bakit naman
Kinukuha niyo ang video ni Bo Sanchez at saka ni Kibuloy. Ang tanong ko, meron po ba kayong pahintulot galing sa kanila? Yan po ang simpleng tanong ko sa inyo. No? So, kayo na po ang unang gumawa nito. Nagre-response lang kami base sa inyong mga ginagawa. Huwag kang magalit, kapatid. Dahil ginagawa lang namin ang ginagawa ninyo. Ano po ba ang sabi ni Kristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 12? Ito ang nakasulat. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, klaro, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Gawin nila sa inyo. So, ginawa namin ang ginagawa ninyo na pagputol-putol. Hindi naman kami na gagalit sa inyo. No? Bakit kung gagawin namin ang ginagawa ninyo na strategiya, galit na galit kayo. Kahit sabihin mo man na pinutol namin ang mga video mo, wala naman kaming binago sa punto at sa sentido sa mga salita mo. At pang dagdag ito, sabi mo, gusto mong kumita sa YouTube. Alam mo ba, Brother Eli, na 2 weeks pa lang namin nasimulan ang punto per punto during lockdown? No? So, hindi namin alam, nakikita pala kami dyan. No? Sabi mo, kumita sa YouTube. Kayo po ang naunang mag-upload ng mga video ninyo. At ang dami na po ang nakapanood ninyo. Kayo po pala ang malaking pera, no? Na kumikita galing sa YouTube. Pero kami, bago lang, salamat sa idea na magkapira na kami nito. No? Gusto kang sumikat? Ginagamit mo lang ang pangalan ko? Hindi yan totoo, kapatid. Bago pa natin ginagawa itong punto por punto, marami nang nakakilala sa atin. Bakit po? Hinaharap, matapang kong hinaharap, Maginoo kong hinaharap si Caramel Barba na hindi mo hinaharap. At nililigaw daw natin ang mga Katoliko. Sinungaling daw ako. Niluloko ko daw ang mga Katoliko. Hindi po yan totoo. Sa pamagitan, sa punto per punto namin, marami pong mga membro mo na bumalik na sa tunay na lawas sa katawan. Tunay na katawan ni Kristo. Yan po ang punto per punto na ating tinatalakay, no? Hindi po tayo galit kay Brother Eli Soriano, no? Katunayan niya, bakit natin ito ginawa? Para po sa mga naligaw na mga kaluluwa sa maningharap. Magandang araw po. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating programang Punto por Punto. Hanggang sa susunod, maraming salamat po.